Good morning guys, for my third video this morning guys. Nandito na naman ako sa palengke. Galing sa simbahan, dumiretso doon sa sa may unit tap. Tapos, ayan, pumunta naman ako sa palengke dahil bibili ako ng, nung tawag niyan, para sa magluto kasi ako maya ng pancit. Bibili ako ng mga vegetable para sa pancit ko mamayang hapon. Kaya dumaan ako dito kasi bibili ako ng papaya. Kaya pinakita ko sa inyo yung mga display ngayon dito sa palengke. Ayan guys, mangga. Mangga sibo guys. Daming mangga sibo. Matatamis. Tapos i-classify nila yung medyo makinis-kinis yung mga balat nila. Tapos dito tayo sa sa may mangga Carabao. No, tinatawag ito ng mangga Carabao guys dahil kasi yun ang yun ang tawag dito sa Davao, Mango Carabao. Ang laman nito guys medyo yellow tapos hindi masyadong maasim. Yan guys, ito yung mga maliliit guys, nasa ibaba. So, ayan guys, mga display nila dito. Ito, Zambales ito guys. Ito ang tinatawag na Mango Zambales. Ayan, medyo maasim yan guys, yung Zambales kaysa Carabao. So, dito tayo guys, may mga singkamas na naman dito. Eto, maraming singkamas dito sa Davao, guys. So, saan ba tayo? Sige, samahan niyo ako dito sa kabila. Punta tayo sa Davao, guys. Medyo masikip ang daan kasi may nakapark na sakyanan. So, pasok tayo dito, guys. Parang may pakita ko sa inyo kung ano pa yung mga display ngayon. Ayan guys, may mga mani dito. Galing talaga to sa farm. Tawag na fresh from the farm. Ayan guys, yung binidyo ko noon sa inyo, yung watermelon na tindahan sa watermelon. So, ayan guys, dahil medyo matumal nga guys, minsan yung mga saging dito nabubulok na. Oh, ayan, may sauna naman, may CPR na naman ata ako dito. So, ito yung mga kardaba dito guys, yung kardaba. Ito yung yung tawag nito, tundan. May mga bukado din guys. Ayan, bukado. Ayan, abukado guys. So, dalhin ko kayo dito sa mga pagkaing bukid. Ito ang tinatawag na gabi. Tsaka kalabasa, guys, ang laki-laki ng mga kalabasa dito sa sa Davao. Galing ito sa bukid ng Mindanao, guys. Ayan, ang display nila. Iba-ibang gulay. Ayan, klase-klase guys, iba-ibang display nila. Tapos itong mga naka-file na banana guys, for tomorrow na to siya guys. For tomorrow na benta nila. Bukas kasi marami ditong mamili kung Monday kaysa Sunday. Kasi Sunday, yung mga buyer, namamasyal man yan, nagpunta ng mga dagat, nagsisimba yung iba. Kaya, wala masyadong may mga tanongin na to guys. Kano dito? Walang may-ari guys. So, dalhin ko kayo dito guys, kabila. Ayan, abukado guys. Daming abukado pero
Alam nyo ba guys, kahit maraming avocado, mahal pa rin yung binta nila. Ewan ko ba't ganun. Ayan o, dami guys. Dami ng avocado dito. Yung minsan nga, itatapon na lang nila dahil hindi talaga mabinta, mabinta lahat. Ayan, ito yung palengke na nag-retail ng mga saging at saka yung ano, saging, iba-ibang prutas kasi dito guys, sa loob ng palengke. So, punta tayo dito sa kabila guys. Pakita ko rin sa inyo kung ano yung mga display dito. Ganun din siya guys. May lamas, may saging. Ayan. Ayan guys. Saging pa din. Daming saging talaga. So, punta tayo dito sa kabila. Kabilang palengke guys. Daling ko kayo doon sa kabila. Dito guys, kabila. Ito yung tinatawag na street vendors. Ewan ko kung may rental ba ito sila dito. Ang alam ko, ano lang, yung ticket lang. Kasi nasa ano naman talaga sila eh, nasa sidewalk sila, kaya ito sila, dito sila nagbibinta ng ano, ng mga prutas, na iba-ibang prutas sa sidewalk. So parang Maynila din guys, sa may Quiapo, Divisoria at iba pang mga lugar sa Maynila, na yung mga nagbibinta ng mga prutas na sa labasan talaga. Kasi yung ibang kasing customer, nagmamadali, kaya hindi na lang pumapasok. Pag may display na prutas sa labas, doon na lang sila bumibili ng prutas. Oh. Ayan guys, yung mga display nilang apples, 10H, yung pungka nila, yung grapes nila. Ayan, may pungka na 5 pesos guys. Siguro, ito guys, ano, yung medyo old stock na, kaya ganun, bagsak ang presyo nila. So baba tayo guys, dito tayo sa kabila. Ganun pa din ang display nila. Ayan guys. Ayan. Ganun pa din ang display nila. Hanggang dito sa ibaba guys. Ganun pa din sa sidewalk. Kasi yung mga tao nagdi-display ng mga ano, iba't ibang prutas. Tapos ito guys, siguro alam nyo na to, na tawag nito jackfruit or langka or nangka sa Bisaya. Ayan guys, by kilo ang binta nila dito. Tapos binabalatan na nila kasi kadalasan kasi yung bumibili, ano na, yung balat na, kain na lang agad. So yan si Ate nagbabalat ng ano. So dito tayo guys sa kabila. Samahan nyo ako dito sa kabila. Punta tayo dito sa may kabilang side. Ayan guys, may mga tawag nito, pineapple or pinya na display. Ito talaga ang pinaka main na market dito guys. Ito tinatawag na Bangkiruhan Public Market. Yung kaninang binibidyo ko guys, kasama na yun. Pero yung sa mga isdaan at iba pa dito, nandito talaga ang daan patungo sa isdaan at saka yung tawag niyan, palingki ng manok, manukan. Yan guys, tingnan nyo, nasa kalsada na yung iba. Mga lansunis. Lansunis. Ang lansunis kasi ngayon guys, hindi pa masyadong nagpakuha. Kaya mahal pa talaga. 37 pesos ang 1/4. Imagine, pag
mag-harvest kami noon ng ano, lansones sa farm. Yung season talaga sa lansones, 35 lang ang kilo. Sa farm, 35 lang talaga ang kilo. So, binta dito sa palengke, andyan sa 50 pesos per kilo. So, ngayon kasi hindi pa nag-season ng lansones, wala pang season, kaya medyo may kamahalan pa. So, 37, 75 kalahati, 150 pa ang kilo sa ano lansones ngayon. So, dalhin mo kayo guys doon sa kabila, sa may Dorian. Ano tayo, punta tayo sa kabilang kalsada guys. Samahan niyo ako guys. Sa may Dorianan tayo. Ayan na naman sounds guys. Baka matawag niyan, ma-CPR naman ako. Ito na naman guys, dito. Ito yung pinaka-main nila na ano, mga... prutas nila kasi dito sa palengke sa bangkiruhan guys may kanya-kanya silang ano yung kung na, nagbibinta ka ng durian yun talagang diyan babagsak yung mga durian sa iyo. Kaya ito guys, tindahan ng durian, iba-ibang durian, may puyat, may frozen sila, ayan. Oo. Tsaka yung tigamay nila nga guys, pag pumunta dito sa Davao, parang na-amaze sila dahil sa dami nga ng prutas palingki, hindi nila alam kung anong bibilhin. Tapos ang dami pang delicacy dito, ano, mga delicacy na binibinta nila guys. So kita nyo, ayan, ayan ang mga prutas na durian. Ito yung mga maliliit na durian, yung pinapile nila. Tingnan nyo guys, so pinapile nila ng maigi, parang yung mga customer na pumunta, di pumipili na lang. Yung mga delicacy nila dito guys, yung may watermelon, candy, yung tawag nito, durian candy. Mostly guys, kanang watermelon, durian, og obi nga kindi ang mga delicacy dito sa Davao. Tapos 3 for 100 lang naman. Tapos ito guys, dito tayo. Talhin ko kayo dito, oh, tingnan niyo. Dami talaga. Malulula kayo guys sa ano, mga prutas dito at mga delicacy. Ayan guys, yung bumibili. Tapos ito guys, i-view ko naman sa inyo dito sa kabila. Ayan. Oo. Ito. Ayan. Dito guys, retail mostly dito ang nagbibinta ng mga iba-ibang ano, prutas tsaka delicacy. Retail sila. Pero doon sa labasan, retail and wholesale, pero dito kasi masyadong mahal ang rental dito kaysa doon sa labas kasi ibang may-ari dito sa loob. So ayan guys, so hanggang dito na lang ako guys. Thank you so much for viewing to my channel. Once again, may galab shout out Ate Mita, Host Mita, Ate Elma, Hosmeta, Janet, Ajimos, Jinaya, Ola, Kinji, at Sakura Salim, at sa iba pa. Thank you so much, guys. Bye for now.